pumakinig, kundi umaksyon. Sa anim pong naitala, sa amin pong naitala, ay meron po tayong 10 panukala na nasa agenda ngayong araw nito. Dahil po malawak at magkakaiba po ang saklaw nito, hinimay-himay natin sa 4 na paksa ang ating pagdinig. Una, ang panukalang Sheikh Karimul Makdumdey tuwing ikapito ng Nobyembre para sa paggunita sa pagtatag ng unang Philippine Mosque na nagpalawak ng Islam sa Pilipinas. Ito po ay inihain ni Senator Anggara. Bagamat meron na pong presensya ng mga Muslim sa bansa noong paman, si Sheikh Karimul Makdum po ang nagtayo ng kauna-unahang Philippine Mosque at ngayon po ang siyang nagpalawak ng katuruang Islam. Pangalawa, ang Resource Centers for Indigenous Peoples Act o ang pagtatayo at pangangasiwa ng mga resource centers para sa mga katutubo sa pangunguna ng NCIP at ng CHED. Ito po ay inihain naman ni Senator Revilla, Ligarda at Anggara. Pangatlo, ang Indigenous Community Conserved Territories and Areas Act na layon na kilalanin at tukuyin ang mga ninunong lupa at mga bahagi nito para mapangalagaan at masigurong nakalaan para sa eksklusibong paggamit ng mga katutubong Pilipino. Ito naman po ay inihain nina Senator Revilla, Ligarda at Hontiveros. Pang-apat at huli, ang Traditional Property Rights of IPs Act at Community Intellectual Rights of Indigenous Cultural Communities IPs Act na naglalatag na panuntunan sa pagtatasa ng karapatan ng mga IPs sa ganap na pagmamay-ari, kontrol at proteksyon sa kanilang mga tradisyonal at komunal na pag-aari. Ito naman po ay mula kay Senator Ligarda, Marcos at Revilla. Para maayos at mabilis na daloy ng diskurso, inaasahan po natin ang talakayan batay sa pagkakasunod-sunod ng paksa at gayon din na ang bawat resource person ay direktang tutugon sa mga katanungan ukol sa panukala at magsusumite ng kanilang official position paper matapos ang pagdinig. Lulundag na po tayo sa diskusyon at para sa ating mga panauhin na maghanda ng paunang salita, kung maaari po ay isumite natin sa COMSEC para sa record ng committee. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay bilang paniwala, magbibigay lamang po ako ng maikling buod ng panukala. Hindi lamang po para sa ating ganang pagkakaintindi, kundi para maintindihan din po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Bilang paniwala, Sheikh Karimul Makdumdey, Senate Bill ni Senator Anggara. Ang ikapitong araw ng Nobyembre ng bawat taon ay idedeklara bilang Sheikh Karimul Makdumdey na isang special national working holiday bilang paggunita sa pagtatag ng unang Philippine Mosque at pagpapalawak ng Islam sa Pilipinas. Next slide, please. Yan po ang ating pag-uusapan. Ito po, diretso na po tayo. Kailangan po nating tanungin kagad ang mayor ng Municipality of Simunol at ang ating pong mahal na Governor, Province of Tawi-Tawi at ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Ano po ang inyong posisyon sa panukala na ito upang gawing special national working holiday ang ikapito ng Nobyembre bilang Sheikh Karimul Makdumdey? Mauna na po si Governor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good afternoon sa lahat nandito. Do wala dito yung member of the committee sa nandito naman yung sing kanagalang-galang na chairman. The provincial government of Tawi-Tawi is a full support of the objective of Senate Bill number 1616. Which is an initiative to declare the 7th day of November of every year a special national working day. Dito lang po, Chairman,
gusto namin po, kung ma-approve na yung bill, because ang request lang namin, gusto namin ng working holiday. But kung ano man, nandito naman si Mayor. In commemoration of the establishment of the first Philippine mosque and introduction of the Islam in the Philippines. This legislation seek to intensify Republic Act 15573 or an act declaring the Sheikh Karimul Makdum Mosque considered as the site of one of the oldest existing Muslim house prayer or a mosque in the Philippines. At to be gindangan municipality of Simulo in the province of Tawi-Tawi. As a national as a national historical landmark and for other purposes. Napakalapit sa puso namin ng bilang Muslim at bilang Tawi-Tawian ang Republic Act 15573 at Senate Bill number 1616 dahil kinikilala nito na bahagi ng identity nating mga Pilipino ang Islam. At lahat ng na-contribute ng mga kapatid natin Muslim sa development ng ating bansa, we cannot help but we agree within the with the Senator Sonny Angara when he concisely put it his explanatory note to the bill with the approval of this bill seeking to declare Sheikh Karimul Makdum Day as a special national working holiday. Ito po yung ano yung sinasabi ko kanina na sana po maging non-working holiday na lang. Long overdue recognition to the contribution of Islam in the development of culture civilization in our country will be instantly expressed, signifying to our brothers and sisters and the Muslim people that we are being accorded due and equal recognition by the national government. Kami po sa province of Tawi-Tawi, gumagawa kami ng iba't ibang hakbang para palakasin ang Islam faith, gaya ng weekly conduct of Islamic contest, preparation of during Ramadan, observance of the Maulid Nabi, construction of improvement of masjid, incorporation of Islamic value in our governance and popular culture, and most especially in celebration of Sheikh Karimul Makdum Day in every November 7. Malaking tulong ang ginagawa kapag ang magagawa kapag mapasa ang Senate Bill number 1616 para malaman ng mga Pilipino na may mahalagang contribution ng Islam sa ating kapuluan. Kahit nung bago pa dumating ang Kastila ay nandyan na yung Islam. Muslim Filipinos have made significant social impact on the country in terms of culture and tradition, governance and community service in art and sport. We can no longer deny the contribution of the coming of Islam in our history as a nation. The long sought remedial measure to correct the so-called historical injustice is properly addressed by the approval of Senate Bill 1616. This given due recognition by articulating in the writing of our national history the contribution of Muslim in promotion of Islamic tradition to establish a culture and respect in harmony. Sa pamamagitan din ng pagpasa ng bill na ito, magkakaroon ng pag-asa na ma-mainstream ang purpose ng Republic Act 15573 yung nauna nang na-approve na. Kung saan man objective ito, to underscore the immense contribution of the Islamic faith to the enrichment, vibrance, and diversity of our culture and civilization. The passage of Senate Bill number 1616 would increase national awareness about Islam in our culture as a Muslim. It will encourage educational institutions, public and private establishment, and the media, among others, to investigate, understand, exercise, and cultivate insensitivity and tolerance toward us Muslim in our practices and tradition. This nation holiday will also summon the National Historical Commission of the Philippines about their mandate stipulated in Republic Act 15573 so that the municipal government of Simonol accorded the long overdue assistance in preserving the Sheikh Karimul Makdum Mosque. Actually, yung almost more than 19 years na-approve yung batas na Republic Act 15573, dapat yung maintenance and reservation of Makdum dapat na pinigyan ng ano ng chance yung ng national government na bigyan yung doon sa maintenance. But siguro pa sa susunod na mga araw kung ma-approve na itong bill na ipapasa natin. To note in the research done by Habiba Sultan in 2022, she found out that the national holidays hold a power in the economy despite understated national holiday boost consumer spending and increase tourism. Siguro kahit magkaroon ng holiday, lalong makakasupport doon sa
sa kanami dahil dadami yung tourists. Vision International Quantitative Data gathered from the 2016 holiday season, it can be seen that the holiday led to clearly a drastic increase in commerce. Additionally, economists report around 200 to 300 higher domestic tourism on long weekend. Just finding show that holidays have a universally significant effect on economies. Since tourism tends to surge during the days of celebration, the observance of Karimun Magdum Day would strengthen tourism and economic activities in the province of Tawi-Tawi, lalong-lalo na doon sa municipality of Simanol, especially for the anticipate about 7 million estimated Filipino Muslim to find time to visit the island to pay respect to the creator of their faith. So, siguro, kapag magkaroon tayo ng batas na may holidays, harap talaga ng paraan yung mga Muslim na pupunta nila kung saan saan yung unang mosque dito sa Pilipinas. It will also remind Filipinos the existence of our province of Tawi-Tawi, a peaceful and beautiful political archipelago in the southernmost end of the Philippines, in the heart of the Impiaga, where pre-colonial international barter and trading, attract trees, is still alive. An island group that offers unique ecotourism experience and a Muslim-dominated province that invests on peace and order to contribute to the common good of the Bangsa Moro and the Filipino in general. For on behalf of the people of province of Tawi-Tawi and Rakyat of Tawi-Tawi, I respectfully pray for the passage and approval of Senate Bill Number 1616 and let history be written that the contribution of Islam, the carving the unique and culturally diverse Filipino heritage and identity has finally been recognized by the 19th Congress of the Republic of the Philippines. Magsikur, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Governor. Pakinggan naman po natin si Mayor Abdulrahman. Audible man sa itan regime. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a pleasant afternoon to each and everyone. My courtesy to the Honorable Chairman of the Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, the Honorable Senator Robin Hood C. Padilla, sir. Other senators who are attending this hearing via Zoom. Other resource speakers who are present this afternoon. At sa atin po lahat dito, again, assalamu alaikum and good afternoon. Nabanggit na po ng aming kagalang-galang governor the detailed and specific rationale of our support to the bill filed by no less than Senator Sani Angara, the Senate Bill Number 1616. I just want to add something. I wish to thank the Honorable Senator Robin Hood C. Padilla for giving me this privilege to give my statements on the Senate Bill 1616, authored by Honorable Senator Juan Edgardo Sani Angara, which aims to declare every November 7 of every year as a national holiday in commemoration of the introduction of Islam in the Philippines in 1380, or the Sheikh Karimul Makdum Day. I sincerely thank Senator Angara for introducing this bill. BARM provinces celebrate and commemorate the introduction of Islam in the Philippines in 1380 by virtue of Muslim Mindanao Act Number 17 and Executive Order Number 40, dated November 4, 1991. Declaring Sheikh Karimul Makdum Day as a special public holiday in the autonomous region in Muslim Mindanao, now the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. To add, since its creation as a municipality through the Executive Order Number 355 on July 1st, 1958, it has been celebrated yearly in our municipality of Simanol. It was formalized in November 7, 1980, in connection with the 6th Centennial of Islam under President Ferdinand E. Marcos. A major improvement of Sheikh Karimul Makdum Mosque
by the MPWH, the Minister of Public Works and Highways, Region 9, through the then Director Aurora S. Baldo and Philippine Navy Commander Warlito V. Chi of COMS LX Research Group, Research and Development Center of the Armed Forces of the Philippines was done. We celebrate Sheikh Karimul Makdum Day to highlight the significant contribution of Sheikh Karimul Makdum, an Arab missionary, in the Islamization of the Philippines, and to honor his memory and achievements in the spread of Islam, the Islam religion, in this part of Southeast Asia. It is worth mentioning po, banggitin ko lang po, that the Honorable Senator Robin Hood C. Padilla was once our guest speaker and guest of honor in our celebration of Sheikh Makdum Day in 1999. Our small municipality, the municipality of Simonul, turned into a pandemonium. Bakit po? All the neighboring municipalities went to Simonul. They went by even small bancas and lancha to Simonul, not to celebrate, to be honest, but to see the then actor Robin Padilla, who was at the height of his, at the peak of his career as an actor. The policemen in our municipality went home to their houses with full of scratches in guarding the senator, the actor then. Going back to my stand, relative to this, to the celebration, Sheikh Karimul Makdum Mosque was declared in 2013 as a National Historical Landmark by virtue of RA, Republic Act 10573. This was authored by then Senator Angara, Senator Edgardo J. Angara, as House Bill Number 409 in the 15th Congress. To date, RA 10573 has no implementing rules and regulations. And to date, Sheikh Karimul Makdum, or Masjid Sheikh Karimul Makdum, has no annual appropriations included in the General Appropriations Act, as provided in Section 4, which is the appropriations, particularly in the allocation of personal services, maintenance, and other operating expenses. Hindi po kami nakatanggap until today. Sheikh Karimul Makdum is listed as a built heritage as provided by the National Commission on Culture and the Arts, or NCCA, and National Museum of the Philippines, and National Treasure with Cultural Property Identifier, PH-14-0001-NCT. Adding to this, National Historical Institute, or NHI, issued a resolution number 4, series of 1998, declaring Sheikh Karimul Makdum Masjid as National Historical Landmark. As the Chief Executive of the Municipality of Simonul, I humbly ask all the Honorable Senators or members of this committee to approve Senate Bill Number 1616. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Mayora. Gusto ko lamang pong ipakilala ang ating pong mahal na ginagalang na senador online. Kasama po natin si Senator Ramon Bong Revilla Jr. At sa puntong ito, opisyal na po nating dinideklara na pagkakaroon po ng quorum sa ating pagdinig. This is to officially declare the presence of a quorum. At ngayon naman po, pakinggan po natin si Dr. Salim Y. Lingasa. Doc? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. On behalf of the Bangsamoro government, under the leadership of our beloved Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, we would like to convey our gratitude, appreciation to the leaders of the Philippine Senate and to the leadership of our beloved Senator Robin Hood C. Padilla, serve as a chairperson of Cultural Communities and Muslim Matters, for inviting us to be with you, to be with this discussion, in which discussion about the affairs of Muslim of Bangsamoro people and Mindanao. So we really appreciate this one.
And this is a great honor for us to receive the invitation. So, as I said, we really appreciate. It is a clear indication of your sincerity, your inclusivity of your leadership. So I would like to read our position paper, BCPH's BARM position paper for Senate Bill number 1616, which is initiated by our beloved Senator Sani Angara. The Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, BCPH, as an instrumentality of the Bangsamoro government, adheres to inclusive representation and recognition of the Muslim Filipinos' role in nation building and development. The BCPH, being the lead cultural and historical agency of the Bangsamoro government, fully supports the commemoration of the introduction of Islam and establishment of the first mosque in the entire country, cognizant with the proposed legislative measure. Indispensable to the proposed legislation, chronicling the advent of Islam or introduction of Islam in the country would provide substantial understanding on the significance of pushing for the recognition and declaration of every 7th of November as part of national consciousness. An Arab missionary named Sharif al-Sheikh Karif al-Makdum arrived on the coastlines of Buhi and Dagan, Seminole of Persian D. Tawi-Tawi, around 18th century, to spread Islam throughout the region that eventually flourished as far as Luzon. For more than six centuries, the mosque built under Makdum's guidance serves as a beacon of continuing legacy and pride of all Muslim Filipinos. Notwithstanding its prominence, and the oldest built mosque along with its pillars serve as the oldest known artifacts of Islamic heritage in the Philippines. As such, the Republic Act number 10573, otherwise known as an act declaring the Sheikh Karif Makdum Mosque as a national historical landmark, puts premium on the notion that the declaration of the mosque as a national historical landmark underscores the immense contribution of the Islamic faith to the enrichment, vibrance, and diversity of our culture and civilization. At the regional level, as our Madam mentioned a while ago, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao holds annual commemoration of the Sheikh Karif Makdum Day through the Muslim Mindanao Autonomy Act number 17 and proposed Bangsamoro Parliament Bill number 192, an act governing the observance of regular and special holidays in the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. However, it should be noted that the declaration of holiday in commemoration of this significant event has only been exclusive in the Bangsamoro region. Our recommendation, the BCPH's recommendation, the BCPH's BARM fully supports the proposed Senate Bill number 1616. However, the Commission would like to recommend mechanism in aid of improving the proposed legislation. To wit, number one, the Commission wishes to take this opportunity to recommend that instead of declaring Sheikh Karif Makdum Day as a special national working day, we kindly appeal to declare it as a special national non-working holiday, to acknowledge all Muslims, not only in the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao region, but all over the nation of the Philippines. The introduction of Islam in the Philippines holds great significance to all Muslims in our country, as the holiday has already been observed in the BARM region. Hence, we wish that the same will be adopted nationally for the consumption of our Muslim Filipino brothers and sisters in other parts of the country. Number two, as part of transitional period, in line with the current implementation of peace process between the Philippine government and MILF, and to foster solidarity and understanding, we implore that the commemoration shall not be exclusive towards the declaration as a national holiday. Much so, it shall provide avenue for mainstreaming and fostering understanding among Filipinos, especially the youth
of the Muslim Filipino identity and history, thereby promoting sustaining peace and harmony. So before I end my statement, I would like to convey my gratitude and thanks to our beloved leader in Tawi-Tawi, Gob Ismail Mang, and also the mayor of municipality of Simulol. Alhamdulillah, they are our leaders. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, Doktor. Hingin naman po natin ang sagot ng National Commission, National Historical Commission of the Philippines. At medyo nalagay kayo sa limelight doon, yung budget daw. Ma'am, sino ba? Sasagot. Ah, sir pala, sir. Opo, sir. Yes, Mr. Sir. Alvin R. Alcid. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat, especially po sa ating Tagapangulo, Senator Robin Hood Padilla, sa mga kasama po natin, Senador Online, sa lahat po nandito mga kapwa ko, kawani ng gobyerno. Unang-una po, nais ko pong ipabatid na buong puso pong sinusuportahan ng aming tanggapan ang deklarasyon na ito na maging working holiday o anumang holiday ang November 7. Nais ko pong dagdagan yung mga naturing po ni Governor Chani Mayor na yung pong declaration, tama po yun, na-declare nga po ito bilang isang National Historical Landmark noong 1998. In fact, yung pong marker na binabanggit ni Mayor kanina na in-unveiled po noong 1980, it was unveiled po November 7. So that's, I think that's the reason kung bakit ito po magkaroon tayo ng date na specific for Sheikh Makdum. Also po, nais ko pong banggitin na sa ngayon po, isa sa mga target namin, nakikipag-coordinate na po kami sa LGU po ng Simunul. Sa taon pong 2030 ay pagdiriwang po ang ika-650th. Anibersaryo po ng pagdating ng Islam at pag-introduce ng Islam. So ngayon pa lamang po, nakikipagsanggunin na po kami sa iba't ibang ahensya para magtulungan po tayo na ma-celebrate po ito. Mas maaga po, mas maganda. Kaya po, yun din po yung pinaghahandaan namin, sir. Kailan po ito? 2030. Medyo malayo pero mas maganda po maagang preparasyon. Kaya po maganda rin po na kung magiging matutupad po itong batas na ito, magkakaroon po tayo ng taon ng celebration at mabibuild up po yung para sa 2030. So, ganon din po, tinatanggap po namin, tama po yung nabanggit ninyo, may batas po before 1993 na marami po kasing batas, ginong tagapangulo na hindi napopondohan. Kaya po siguro maganda kung magkakaroon tayo ng holiday, it would also, may magkakaroon din po tayo ng dahilan upang maglaan ng pondo para po dito. Tingin ko hindi lamang po sa pagpapanatili ng mosque, ng Sheikh Makdum, kung di ng paggugunita sa buong Pilipinas ang November 7. So, papadala po namin bilang tagapangulo yung aming pong posisyon, pero sa ngayon po ay sinasabi na po namin na ang aming pong tanggapan ay buong pusong sumusuporta dito po sa panukalang batas na gawing holiday ang November 7. In fact, we have commitment po, by the way, kay Mayor na November 7 this year will put up another marker or improve the marker po na nakalagay ngayon doon sa mosque. Yun lamang po, sir, bilang tagapangulo. Maraming salamat po. Mr. Alvin Alcid. Alcid. Ilocano po yan, sir. Okay. Sensyon na smart. Pala yung Pogi Alcacid. Iba po yun, sir. Meron po bang projected budget yung hinihingi ng dito? Sa ngayon po, for next year po, nag-request kami ng budget sa DBM. For the celebration po, kasi nagbisita po kami sa mosque before kay Mayor. Parang yun yata yung ano nila, yung para sa mosque. Kailangan, meron bang projected budget na hinihingi? Sa ngayon po, kailangan po namin i-prop yung aming IRR, yung binabanggit ni Mayor kanina. So kasi medyo nakalimutan din po yan, pero nangako na po kami kay Mayor that we will work the IRR. Oo, baka makatulong din tayo. Kailangan malaman lang natin kung magkano yung hinihingi nila. Sino ba dapat ang magsabi ng presyo? Kayo, ikaw, o sila? Sino ba dapat? O ako na lang, ano? Sa commission, siguro? Siguro yung commission na po. Kasi marami naman pong yung mga historical landmarks na declared na po. So, siguro, doon na lang po, pagbabasihan na lang natin. Kasi yung maintenance, yung mga natatrabaho doon, tagalinis. Po kayong projected na, ba? Siguro position paper na lang po makuha namin para mapagtulungan po namin ng NHCP na makakuha ng budget. Opo. Kasi kailangan meron tayong presyo. Mabanggit ko lang po, Senator, meron pong pagkakataon before, hindi ko lang matandaan kung anong taon, na nabigyan po ito ng maliit na pondo. Meron na. Before po, isang beses lamang po. Hindi ko matandaan. Ano, magkano yung isang beses na yun? Siguro man na, hindi ko po eksakto, Senator, sir, po, around 5 million. Meron pong binigay ang NHCP, kaya na-renovate po yung masjid. Noong 2013, na 12 million po, kaya naging napaganda po yun namin. Yung po ba okay yun, yung 12 million? Nagawa na po namin yung renovation based sa plano. Apo. Sa plan. Pero yung maintenance po, sir, kasi sir, sige po,
yung sinasabi ni Mayor na 12 million, doon po sa renovation ng mosque yun. Hindi yung maintenance. Ang pinag-usapan nito yung maintenance. Opo. Na dapat pero monthly or yearly. Because over than 10 years, wala, yung sinasabi niya na wala yun, wala. Opo, yep. Opo. Meron po kayong projected monthly or yearly na maintenance budget? Siguro po, i-base na lang namin po. Sa ngayon, since noon pa man, ang munisipyo lang po ang nag-maintain, nag-preserve ng lahat-lahat dun sa masjid. So dun i-base na lang po namin ang siguro ang hihingin namin kung mag-draft na po ng IR. Kasi hanggang ngayon po wala pang IR. Sige po ma'am. Yun lang po ang kailangan natin. Maintenance at saka dun po sa celebration sa November 7. Iba po yung monthly na maintenance at saka iba yung para celebration ng November 7. Sige po, bigyan nyo lang po ako ng opisina, apo, ng position paper niyo po kung magkano, apo, para mapag-usapan po namin ng komisyon. Yun po. Tapos meron po ako isang tanong, Gob. Ito po ba ngayon ay holiday na, non-working holiday na sa BARM? Yung November 7? Apo. Apo. Ang gusto niyo po, buong Pilipinas maging non-working holiday? Apo. Ang pinaka, apo. Para maging yung mga tao na talagang malaman ng lahat na mayroon parang doon, masjid na sa simunol, pag diniklay ng holiday, simple yung lahat ng kapatid natin na Muslim na talagang bibisitahin nila. Kasi hindi nila alam na nandun pala yung unang masjid dito sa Pilipinas. Okay po. Salamat po. May idadagdag ka, Sir Alvin Alcid? Ilan po. Tama po yung tinuran kanina po na yung pong kasi sa batas is yearly appropriation. Siyempre po, kung magkakatulungan po, ay handa naman po. True siguro sa inyo, Senator, sa budget natin, baka pwedeng ilagyan. Eh, pag-usapan natin yan, sir. Okay, hingin ko lang po ang komento ng National Commission for Culture and Arts. Wala rito ah. Online. National Commission on Culture and Arts. Kayo kasi ang mag-i-endorso nito kung gagawin natin na non-working holiday o working holiday. Rene Talavera. Sir Rene Talavera. And Mark De La Cruz, pwede po bang mahingi ang inyong posisyon? Magandang hapon po. Paayang pumasok ah. Ah, Renee pala yun, hindi pala Renee. Renee, Ma'am Renee, mabuhay po. Magandang hapon po, Senator Padilla. Ako po si Renee Talavera, representative po ng aming chairman na si Victorino Mapamanalo. Kasalukuyan po siya ngayong nagpre-preside ng aming Board of Commissioners meeting. At in behalf po ng NCCA, kami po ay nagpapasalamat. Taus-pusong nagpapasalamat sa inyong imbitasyon na kami ay makadalo dito sa ating meeting. Kami po ay sumasang-ayon sa National Historical Commission of the Philippines dahil sila po ang may mandato sa mga ganitong usapin. At kami po ay susuporta kung bilang kasama, isa sa mga affiliated cultural agencies, ang National Historical Commission of the Philippines, ay kami po ay nakasuporta sa magiging desisyon po ng NHCP. Marami pong salamat at magandang hapon po. Maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong minungkahi. Ma'am Renee, meron lang po akong itatanong. Kasi yung sinagot po ni Sir Alvin Alcid, sabi niya, depende kung non-working o working. Ngayon, kayo lang ang sasagot, tatanungin ko. Ma'am, sa palagay niyo ba, non-working o working ito? Kasi pagka sinabi po nating Islam, ito lang po para sa kaalaman, mas sigurado naman ako, mas alam nyo ito, pero para po sa kapakinabangan ng ating mga manonood, ang Islam ay hindi lamang siya religion, kung hindi ito ay inadapt na kultura ng 10% ng mga Pilipino po. Ito po yung Muslim Filipinos. At pati yung Islamic art. So, inadapt na rin po yan. Makikita naman po nyo yan na may fusion na ng art ng indigenous natin at ng mga Muslim. So palagay niyo po ba ito ay pwedeng maging non-working o working holiday? Maraming salamat po sa katanungan, Senator Padilla. Ang ahensya po ng NCCA, Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, ay nagsusulong din po ng cultural sensitive na mga usapin. So, dito po sa usaping ito, baka po makakatulong na malaman natin kung ano ang akma o appropriate po sa usapin ng kultura po ng ating mga kapatid. Kaya po dinidefer ko po ang
kasagutan kung ano po yung culturally sensitive at culturally appropriate po akma po sa kultura ng ating mga kapatid. Salamat po. Opo. Pero sang-ayon po kayo, Ma'am Renee, na malaki ang na-contribute ng Islamic culture and arts sa ating bansa? Sa National Commission for Culture and the Arts po, kami po ay may isang sub-commission, ang Cultural Communities and Traditional Arts, kung saan meron pong tatlong komite, Committee on Northern, Committee on Central, at Committee on Southern Cultural Communities. Ang ating pong mga katutubong grupo, mga indigenous peoples at saka cultural communities ay nakaupo dito sa mga komiteng ito. Bahagi din po ng komiteng ito ang ating mga kapatid na Muslim, Maranao, Tausug, Ayacan, Maguindanao, Iranon at iba pa. Kaya po ang iba't ibang grupo ng ating mga kapatid dito sa ating bansa ay may representasyon sa aming subcommission. Kung kaya po kung ano man po ang bahagi ng kultura na mapapayabong at matutulungan po ng aming komisyon ay bahagi po ng aming mga programa. At kami po ay nakikisa sa mga selebrasyon at mga gawain na may kinalaman sa pagpapayabong o pagpapanatili at pagprotekta ng kultura na naging bahagi ng ating kultura, ng kultura natin ngayon. So, ang safeguarding po ng indigenous, ng intangible cultural heritage at iba pa na may kinalaman sa iba't ibang grupo ng ating, nabanggit natin kanina, Senator No. 110. So, yan po ay nakikiisa po kami. Okay, maraming salamat po ma'am. Isa pong kasagutan na pong maituturing na meron po talaga dyan sa inyong opisina ng patungkol sa ating Southern Philippines. Minsan naka-attend na ako ng seminar dyan ng patungkol sa Bangsamoro. Hindi lang nyo naibigay yata yung certification ko. Di ba? Maraming salamat po, ma'am. Bilang huling tanong na lang po, para po kay Mr. Arvin R. Alcid. Tanong, huling tanong na lang po ito, sir. Meron po tayong dalawang celebration di ba po, ng Muslim, yung Idil Fitr at Idil Adha. Ito po, parehong non-working ito. Sa palagay nyo po ba, bilang nasa historical commission po kayo, nararapat po ba na itong si Sheikh Makdum na aming Sheikh ng mga Muslim karapat dapat po magkaroon ng holiday, maging working o non-working, o sa palagay nyo po ba non-working holiday? As far as holiday, Senator, wala po tayong pagtatalo na talaga pong dapat magkaroon ng holiday. Yung pong pagdating po kung working o non-working ay parang hindi po yata kami yung opisina na makakapagsabi kung ito po ay... Suggestion. Sa palagay niyo po ba, malaki ang naiambag ni Sheikh Makdum? Wala pong question. Napag-aralan po yan ng mga historiador. Tinatansya po nila sa libin na Cesar Adib Mahul na si Sheikh Makdum kasama iba pang mga tagapagpalaganap ng Islam ay dumating itong panahon na ito. So, in fact, they were... Sa taon pa lamang po makikita na natin mas nauna pa silang dumating kaysa sa Kristyanismo. Kaya po wala pong question na kinakailangan magkaroon tayo ng isang holiday na para sa nagtatag, no, ng nagpakilala o nagpalaganap ng Islam dito sa ating bahagi ng mundo. Yung pong pinagdiriwang dati yung pagdating ni Magellan, meron tayo no, laki ng celebration 500 years ba yun? Ano po ba yung pong araw na yun ay non-working o working? Working lang po siya. Working siya? Opo. Okay, working siya. Tsaka po ano lang siya, naging celebration lang siya dahil po doon sa 500 years. After 500 that, years. So, may anong tawag nila doon? 500 year. Ano yun? Circumnavigation of the world. Yun. Arrival kung ano man yun. Di ba? Yun eh, no? Okay. May isang ano na lang. Yes, sir. Naniniwala po ba ang National Historical Commission na si Sheikh Makdum ang nagdala din ng governance sa Southern Philippines? Hindi lang Islam, ha? Kasi governance, nagtayo siya ng mga sultanate and everything. Okay. Posible po, Senator. Wala lang po, wala kaming hawak na records sa ngayon, pero karaniwan po yun eh. Kapag ka po nagdala ka ng reliyon, hindi lamang yung paniniwala, kundi yung organisasyon ng isang pamayanan ay daladala rin. Okay, yun lamang po. Maraming salamat po. Wala na po akong maidadagdag na katanungan dahil alam nyo, Muslim ako. Baka pag ako ay sasabihin nila, bias ako. Napakaganda nga po na ang panukala na ito ay nanggaling kay Senator Sunny Angara. Kasi pag kung sa akin nanggaling ito, sasabihin nila si Robby Padilla, bias yan. Kaya po ako masaya, nagpapasalamat po tayo kay Senator Sunny Angara at sa tatay niya. Dahil yung original po nito, yung pagtatag ng mosque,
ay galing sa tatay niya. So pareho po itong mag-ama na ito na nagmamahal sa kulturang Muslim. Alhamdulillah. Kung meron po kayong idadagdag, pwede niyo pong sabihin na, Gob, meron po kayong gustong idagdag? Wala na, Sensei. Mayor? Gusto ko lang pong banggitin yung tanong niyo sa NSCP kanina, yung tungkol sa Eid al-Adha at Eid al-Fitr. Unang-una po, ang Pilipinas ay hindi magse-celebrate ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha kung hindi dumating si Sheikh Karimul Makdum sa Pilipinas, particularly in the municipality of Simonol. Yun po. Nareliban din sa argument niya kung papag-usapan yung pinaka-importante, talagang pinaka-importante. Kasi kung hindi siya dumating, walang Islam. So we cannot celebrate Eid al-Adha and Eid al-Fitr at all. So talagang pinaka-importante sa buhay ng mga Muslim. At saka yun nga, ang argument ko doon sa position paper na ang mga tao, yung bangsa Moro o Muslim na dito sa iba-ibang probinsya, they wanted to join during the commemoration sa BARM region, pero hindi kasi they are working. So ito is yun ang significant na, very, very significant siya na dapat mag-consider. Pangalawa, when we consider this as a national non-working day, yung mga bata, yung mga youngs ngayon na bangsa Moro, na they are very vulnerable sa sinasabing violent radicalism, magkaroon ng sense of belongingness sa Philippines, sa nation natin. Talagang malaking elemento ito na magagamit natin sa mga bata na please, this is our country, country which is adapting the inclusivity na walang IP ka man, Moro ka man, non-Muslim ka, you are part and parcel of the nation. Yun ang pinaka-punto doon sa namin, sa position paper namin. So, hopefully, to be considered. Yan lang. Thank you. Well, wala naman pong dyan. Kontra ang National Historical Commission at ang Cultural Arts. Yes, sir. Gusto pong magsalita ng ating CHED. Sige po. Yes, sir. Commissioner Adamat. Yes, po, ang ating teduray. Yes, thank you, Mr. Chair. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo dahil tinanggap ninyo yung chairmanship ng committee ng Indigenous Cultural Communities at Muslim Affairs. At least mayroon kaming champion sa Senado para sa aming mga advocacy at protection ng mga rights ng indigenous peoples. Ako'y nagsasalita dito not only as a commissioner of the Commission on Higher Education but also a Mindanaoan. Noong na-establish ang ARM in 1990, ako po yung isa sa mga cabinet members. Being the Secretary of the Department of Tourism, and I know both the history of the indigenous peoples Lumad in Mindanao and the Muslims. In fact, I have a book on that entitled The Blood Brothers. Yung historical narrative ni Sheikh Makdum is very important because siya yung nagplant ng first seed of Islam in Mindanao, particularly in Western Mindanao, in Simonol in particular. When I was the Secretary of the Department of Tourism, kami yung unang nag-institutionalize ng celebration ng Makdum Day as far as ARM was concerned at the time, being the regional secretary. At as far as my knowledge is concerned, tatlo yung wave ng coming in of Islam in, in Mindanao. First is Sheikh Makdum in 1380, and the second one is Raja Baginda, who brought the Sultanate of Sulu in 1390. And in 1470, Sharif Muhammad Kabunsuan introduced Islam in mainland Mindanao, where he met two blood brothers, Raja Mamalu and Raja Tamurawai. Raja Mamalu happens to be our ancestor, the Lumad, who did not embrace Islam while Raja Tabunawan embraced Islam at the time. That was in 1476 circa. Okay, so as far as the holiday or establishing a holiday in favor of Sharif or Sheikh Makdum is concerned, I don't have any objection. We support that as a Mindanaoan. Hey, ano po ang palagay niyo? Non-working or working? Kailangan natin ng malinaw na endorsement. Yeah, ayaw mag-endorse itong dalawa. Kayo po, just to chat. Put in context my position, Mr. Chair, no? Ako IP ako, pero wala akong objection dyan kung magiging working or non-working holiday. Ang regret ko lang, or nagsiselos ako, I'm jealous because as an IP, wala pa kaming ni isang non-working holiday. Because kung titingnan mo ang mga holidays sa Pilipinas, it is based
on more of religious context. Christianity, karamihan ng holiday, Christmas, Conception, etc., Christian. On the other side, Muslim holiday based on Islam, which is religion also, except for historical like Rizal, Bonifacio, and the Independence Day, tapos yung Labor Day, etc. Ang indigenous peoples constitute, as it was on record while ago, 14 to 17 million people, something like 20% of the total Filipino people, has only one holiday, August 9, which is a working, special working holiday. Wala kaming ni isang non-working holiday, considering that we are the first Filipinos. And if you look at culture, practically all the Filipino culture is influenced by foreign colonization, except the indigenous peoples, which is the bedrock of a genuine Filipino culture. Sana kung maging holiday ito na non-working, sana mabigyan din naman kami. Inshallah. I'm personally appealing to you, Mr. Chair, baka kayo'y mag-champion. Opo, wala pong problema yan. Naniniwala po ako sa sinasabi ninyo. Sabi nga po ng isang magaling na tao eh, yun daw kalagayan ng mga katutubo sa isang bansa. Yes. Kapag yan ay malungkot at nasa tukdulan ng kahirapan, ibig sabihin, yung gobyerno na yun ay failed. Precisely. So kailangan po natin yan talagang tingnan mabuti. Thank you very much. Thank you. Kung kailangan nyo tulong ko, Mr. Chair, being a former congressman myself in the formulation. Sige po, bigyan nyo lang po kami kung sino ang kikilalanin natin. Opo. Yes. Maraming salamat po, Commissioner. Thank you. Opo, kung wala na po tayong magbibigay pa ng... meron ba? Opo, na wala na po at tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga panauhin kay Governor Ismael Mangsali, si kay Mayor Wasila T. Abdulrahman, kay Chairperson Salim A. Lingasa. Maraming salamat po. Pinahihintulutan na po kayo ng komite na makapagpaalam. At bago po mangyari yan, pansamantala po nating sinususpindi muna ang pagdinig para po ako'y makapagpaalam sa kanila. Sa salitang English, the hearing is hereby suspended for 1 Senate minute. Maraming salamat po.